Okay, so this is our problem number 4 for frame analysis. Determine the reactions at all joints. A and D are rocker and pin support respectively. Joint B and C are fixed connected. Ayan. So, parehas na fixed connected yung ating joint B and C. Okay? Ayan. Then, yung ating ano, joint A is, or yung ating support at A is roller or rocker, I should say. And yung ating point D is pin support. So ngayon, lagyan natin yung mga reaction nila sa, yes, dito sa whole structure. Ito nyan is DV and DH. I think ang DH natin is dapat directed, ano eh, to the left, di ba? To the right. Kasi ang horizontal force natin na naka-apply dito is 6 kN. Tama ba? So, yun yung i-resist niya, yung 6 kN. Samantalang naman yung ating RA is vertical kasi yun yung ano natin perpendicular sa ating horizontal plane. Ayan. So as sa whole structure madali lang ano to, di ba? Ma-solve. Ma-solve kagad natin yung RA, DV and DH, wala tayong magiging problema. So sa whole structure muna tayo. So simply, summation of forces horizontal is equal to 0, makukuha kagad natin yung ating DH. So positive DH then minus 6 kN is equal to 0. Kaya yung ating DH is equal to positive 6 kN. So since positive to, tama yung inassume natin na direction ng DH, it is directed to the right. Ayan. So meron kagad natin nakuha, diba? So next. Okay, hindi tayo pwedeng gumamit ng summation of forces vertical kasi dalawa yung ating unknown. Kaya ang gagawin natin is summation of moment. So let's say, ano kayo mas maganda? Sige, mag-moment na lang tayo sa D. Then yung ang gawin natin dito sa 6 kN per meter na distributed load, okay, i-resolve natin into resultant. Okay, so paano makuha ang resultant niyan? That is area of the triangle. So 1 half of 6, ito yung height, then multiplied by base. Ang base natin is 6. So multiplied by 6 meters. So 18. 18 kilonewton. Ayan. So ngayon, ilagay naman natin yung, or kunin natin yung kanyang distance or location ng ating resultant from its vertex and height. So from height, 1/3 of ano? 1/3 of L. Okay, then dito naman, 2/3 of L. Yan. So ngayon, mag-moment tayo sa D. Is equals to 0. Clockwise is positive. Ang ikot ng RA is clockwise. Therefore, it is positive RA multiplied by 6. Then, ang ikot ng 6 kN is counterclockwise. So negative 6 multiplied by 4. Then, ang ikot ng 18 kN is counterclockwise. So, negative 18 multiplied by 2/3 of L. So, 2/3. Ang L natin, okay, is yung L kung saan nakadistribute yung ating distributed load. So, nakadistribute siya sa 6. So, yun yung ating L. Then, equals to 0. So, makukuha natin yung RA. RA multiplied by 6 minus 6 multiplied by 4, okay, minus 18 multiplied by 2/3 of 6, then equals to 0. Yan, so 16 ang ating RA. Then positive ba nakuha natin? Ibig sabihin tama yung ating, check natin kung tama. Okay, then 18 times 2/3 of 6. Okay. So, positive ang nakuha natin na RA, therefore, tama yung ating assumed direction para sa RA. It is directed upward. Next. Okay, by summation of forces vertical, makukuha naman natin yung ating DV. So, DV plus RA na 16 minus 18 is equals to 0. Therefore, ang ating DV is positive 2 kilonewton. So, since positive 2 yan, tama yung nakuha natin na assumed direction para sa DV. It is directed upward. Yan. So, medyo madali pa to, di ba? Okay. So, kaso, ang problema dito, dalawa na yung ating fixed connection. So, ibig sabihin, imposible na
makuha agad natin yung mga reaction natin sa BNC using member BC. So ibig sabihin, pwede tayong mag-analyze sa member AB or member CD. So nasa inyo kung anong susundin nyo ron. So I think mas madali AB. Ayan. So member ano na tayo? AB. So at member AB. Okay. Ayan. So dito sa point A, then point B, then dimension. Ang dimension natin dito is ilan? 4 meters, no? Ayan. Then reaction natin sa A. This is 16 kilonewton. Then connection reaction natin sa B. Sabi natin BB. Then ito naman is BH. Then of course, moment. Okay? Ayan, moment. Okay? So ngayon, by summation of forces vertical, makukuha natin yung ating BV. So obvious yan, hindi ba? Na yung ating BV is i-resist lang yung 16 kilonewton. Kaya yung ating BV, tama yung direction niya na downward. Kaya ang ating BV is equivalent to 16 kilonewton. So directed siya downward at member AB. Ayan. So wala naman tayong kahit anong force dito na horizontal, no? So ibig sabihin, yung ating BH... Oops. Yung ating BH nyan is magiging equivalent to 0. Okay, next. Pag nag-moment naman tayo sa ano, sa point B, walang kahit anong magkakos ng moment effect. Ibig sabihin, walang i-resist yung ating MB. Tama ba? Sa ating member AB. So, since wala siyang i-resist na, ano, na moment effect, therefore, yung ating moment at B is equivalent to 0. Diba? O yan. So, sobrang dali lang niya. Okay, pero kung hindi yan ang pinili nyo, okay lang din. Try naman natin sa ano, sa member CD. Ayan. Oops. Try natin sa member CD. Kasi diba sabi ko sa inyo, pwede kayo mamili kahit ano sa dalawa. Eh, ang napili nyo, member CD. Sige, try naman natin. And so this is our D, and this is our point C, then parehas na 4 meters, ayan. Then, saan natin nilalagay yung 6 kilonewton? Ito yung magiging dilema nyo, ayan. Okay, saan? Okay, sa CD or sa BC? Okay, so ang tamang sagot lang dyan is, ano, kailangan nyo lang munang sagutin tong tanong na to. Sino ba ang ano, unang magdadala kay 6 kilonewton? Ang magdadala ba niyan is si member BC o ang magdadala niyan is si member CD? Okay, so ang tamang sagot doon, ang magdadala noon is si member CD. Okay, kasi di ba ano yan eh, to 6 kilonewton, okay, from member CD. Yan, then yung effect ng 6 kilonewton sa member CD, ipapasa niya papunta kay member BC. Okay, parang ito, yung 6 kilonewton per meter natin, ang una magdadala niyan is si member BC. Then yung effect nun, okay, or mga reaction na makukuha natin from the effect of 6 kilonewton per meter, ipapasa natin para sa member AB and member BC. Okay? So yun. Saan ba tayo? Sa CD na? Okay, sa C? Wala pa pala, no? Sa D pa pala, no? Sa DB, ang DB natin is 2 kilonewton. Ayan. Then, ang DH natin is to the, ayan, to the right. So, ilan ang, ano natin, DH? 6 kilonewton. Then, ito naman yung ating, ano, 6 kilonewton na force. Then, obvious na yung ating, ano, CV is 2 kilonewton. Tama ba? Then, ito naman yung ating CH. Ayan. So, ngayon yung ating ano kasi, DH, ang niresist niya is si 6 kilonewton eh. Ibig sabihin, by summation of forces horizontal is equals to 0, to the right is positive, wala nang dadalihin yung ating CH. Kaya yung ating CH is magiging 0. Ayan. Tapos by summation of forces vertical, makukuha naman yung, natin yung CV. Tama ba? And that is equivalent to 2 kilonewton. Ayan. Oops.
Okay? Yan siya. Then, yung moment natin sa C. So, let's try. Okay? So, sabi natin ano, ang moment natin dito is clockwise. Okay? MC. Then, yan. So, by summation of moment at C is equal to 0. Clockwise is positive. Okay? So, ito CV, CH, and 6 kN mag-0 sa moment effect niya sa C. Then, ang iikot sa moment is, ay sa C, this is 6 kN. Ang ikot nito is counterclockwise. So, negative 6 multiplied by 4. Then, ang ating MC is clockwise na, so positive. So, positive MC is equals to 0. Therefore, ang ating MC is equivalent to 24, positive 24 kN. So, positive ang nakuha natin dito. Ibig sabihin, tama lang na yung ating MC is clockwise. At member CD, okay? At member CD lang yan. Yan. So, ngayon, may nakuha na tayong ano? Nakuha na natin lahat, tama ba? Nakuha na natin yung reaction natin sa ano? Sa B, sa C, sa D, and A. Ngayon, checking. Try natin yung member BC. Sir, kailangan pa po ba namin mag-checking? Hindi naman necessarily you need to check your solution. Pero syempre, kung nagre-review kayo, kailangan nyo pa rin i-check yung, ano, yung mga sinasagutan nyo kung tumatama ba kayo sa analysis ninyo, hindi ba? Kasi ano eh, sa quiz, napaka-imposible nang may time kayo para sa checking. Not unless kung mabilis kayo mag-solve, makapag-check pa kayo. Eh what if ubos ng oras ninyo sa quiz, ibig sabihin, hindi na kayo makapag-check ng inyong solution. Pero dapat practicein niyo sa ano sa pag nagso-solve kayo at nagre-review kayo eh practicein niyo ang pagso-solve na merong ano checking para at least napapatunayan na ninyo na tumatama ang inyong solution sa ano sa tawag rito. Tumatama ang solution ninyo sa review. Okay? So ilan to? 6 meters na. Yan, then this is point C. Then, reaction natin, CV natin is downward. So, therefore, dito nyan is magiging upward na 2 kilonewton. Then, 0 is 0 yung ating CH. 0 yan. Then, ang BH natin, no? 0 din. Tama ba? So, wala na yan. Then, ang BV natin is positive 16. Downward dito. So, dito nyan is magiging upward. Yan. Then, wala tayong moment sa B. 0 yung ating moment. Pero dito meron tayong moment. Ang moment niya is clockwise, no? Okay, kung clockwise to, so dito niyan is magiging counter clockwise. Anong moment natin? 24 kilonewton meter. Ayan. So in terms of ano, summation of forces vertical, so 16 upward. Then ito, positive 2. Then anong resultant ng ating triangular load? That is 18 kilonewton. So, minus 18. So, 0 tayo sa summation of forces vertical. Ganon din sa horizontal kasi ang ating CH, di ba? Ang ating CH is equals to 0. Yung ating BH din is equivalent to 0. So, tama lang tayo. Okay, sa horizontal. Okay, in terms of moment. Okay, kailangan nating mag-sulat ng solution. Let's say sa B. Okay, is equals to 0. Clockwise is positive. Okay, iikot to ng ano ng counterclockwise. So negative 2 multiplied by 6. Then yung ating moment at C is counterclockwise din, so negative 24. Then ito yung ating 6 kN per meter iikot ng clockwise. So positive 18, no? Ayan, so positive 18 then multiplied by 1/3 of L. Ang L natin is 6. Then equals to 0. So dapat ito ay 0. Kapag ito 0, okay, ulitin natin ang solution. Okay, so 24, then plus 18 multiplied by 1/3 of L. Ang L natin is 6 meters. Okay, so 0 tayo. Yeah. I mean, 0 yung ano yung ating ano moment effect. Okay, 0 tayo. Mamin, pati quiz ninyo maging 0. Okay, ayan, so 0 tayo. So okay, okay tayo sa ano, summation of force vertical, summation of force horizontal, and summation of moment. Ayan. Diba? So, actually, madali pa itong problem na ito kasi, nag-zero kasi BH and MB, diba? Kasi nga, ito, roller support, wala kasi siyang ano dito,
horizontal reaction. Kung meron tong horizontal reaction, magkakaroon ng value ang BH, magkakaroon din ng value yung MB natin eh. Anyway, ayan, napatunayan naman natin na kahit na nag-0-0 to, 0 din yung CH, eh sa huli, tama pa rin yung solution natin kasi, tawag ito, tama naman kasi yung effect natin na summation of force vertical is magiging 0, ang effect natin sa horizontal is magiging 0 pa rin, and ang ating moment is 0. Ibig sabihin, equilibrium pa rin yung ating structure. Okay, ayan, so, this is our example number 4 for frame analysis under chapter 4 ng ating statics of rigid bodies. So, thank you for watching. Bye!